Hello, Happy New Year everyone. Ayan, welcome 2020. Ayan mga ka-OFW, happy New Year. Ayan mga ka-OFW, saan sulok mang mundo, maligayang bagong taon at sana lahat po tayo ay maging blessing itong taon na ito. Ayan. So magbibigay ako guys ng mga tip na para magkaroon ng maraming kaibigan at hindi kalayuan ng mga tao na dating malapit sa iyo ay napapalayo. Bakit kaya mga guys, mga ka-OFW? Baka minsan hindi natin napapansin na meron tayong nagagawa na mga ayaw talaga ng mga tao o yung mga dating nating kaibigan na mga lumayo. Dahil sa meron kang nagagawa or nakinikilos na hindi nila nagugustuhan na hindi mo pala napapansin yun, na ini-ignore mo lang kasi iniisip mo na kaibigan mo naman sila kaya okay lang yun, pero hindi dapat ganun. Ayan, so ipapaalala ko yung mga bagay na kilos na kinaayawan ng mga kaibigan natin na lumayo na. Ayan. So guys, ano ba yung mga kinikilos natin minsan na inaayawan ng mga kaibigan natin? So minsan napagsasabihan natin yung mga kaibigan natin na nadadiretso natin na meron silang mga ugaling mga hindi karapat-dapat, nadadiretso natin, minsan nasasabihan natin sila na hoy, ano ba, ang laki-laki na ng pekas mo, ganito. Pero ang hindi mo alam, nasasaktan na pala sila sa sinasabi mo. Akala mo, okay lang yun. Pero ang totoo, nasasaktan. Ayun, nilayuan ka dahil sa pekas. Ayan, anong-ano pa po ang mga dapat na malaman natin para hindi naman tayo layuan ng ating mga kaibigan. Minsan, hindi natin napapansin na nagiging palapunan na tayo sa mga kaibigan natin. Na kahit yung pag magsuot sila ng orange na medyas, napapansin na. At yung mga damit na mga isinusuot ng mga kaibigan natin, pinipintasan mo na, hindi mo lang napapansin na nasasabi mo na pala yun. Which is mali na kung ano man yung isuot ng kaibigan mo, wag mo nang kung ano man yung, kung napangitan ka man o nagandahan ka, okay lang kung nagandahan ka, magsabi ka sa kanya na ang ganda-ganda ng suot mo, ganun. Pero yung magsasabi ka ng, ay, ba't ang pangit naman ng ganito mo, yung hindi mo bagay. So, nakakasakit po sa damdamin yun, mga kaibigan, mga ka-OFW. Ayan. Siguro guys, iwasan na lang natin na kahit na kaibigan natin yun, wag natin silang diretsuhin na sabihan ng ganon. Kasi talagang kahit ako, pero sa akin, okay lang, hindi ko, pero sa ibang tao yung sa iba, talagang merong mga taong pag sinabihan mo ng ganon, lalayuan ka. So, para makaiwas po tayo sa mga ganong bagay na makakasakit, siguro kung ano man yung nakita natin sa kapwa natin na hindi natin nagustuhan o hindi kayo na nagandahan, wag na lang po kayong magsabi sa kanila ng directly. Iwasan po natin na magsalita ng ikasasama ng loob ng ating kapwa para hindi naman po tayo layuan ng ating mga kaibigan. Minsan po kasi meron ding mga ganun na salita ng salita din na ganto ganyan o kaya yun, nasasaktan ang mga kaibigan na ayan, kaya sila nilalayuan. So dapat kung ano man yung nakita nyo, wag na lang kayong mag-ano. Imbis na sabihan mo siya ng pangit na salita, magandang salita na lang ang sabihin mo sa ating mga kaibigan para naman hindi tayo layuan ng ating mga kaibigan na minsan sila yung nandyan. Pag may problema sila, may problema tayo, may problema ka, sila yung nakakaintindi sa iyo. Kaya dapat naman kahit sa maliit na bagay lang o sa kahit sa magandang salita mapataba natin ang puso nila. Ayan, kung gusto natin ng maraming kaibigan at
kung gusto natin ng walang katampuhan, iwasan natin yung magsalita po ng masasakit or yung makakapagpatampo sa isang kaibigan. Ayan. Ang isabi po natin sa ating mga kaibigan ay yung mga mabubuting salita o yung talagang tataba yung puso nila. Yun po yung sekreto ng tunay na pakikipagkaibigan. Huwag po tayong magsalita o huwag po tayong mamintas sa madaling salita. Huwag po tayong mamintas sa ating mga kaibigan. Kahit ano pa po yung mga sinusuot nila, kahit ano pa po yung gupit nila, kahit ano pa po yung hugis ng kilay nila, huwag nyo na po silang pintasan, which is ano na lang po, bigyan nyo po sila ng magandang salita na tataba ang puso nila. Ayan, kung tunay kang kaibigan, hindi mo dapat pasasamain ng loob ng iyong kaibigan. Bigyan mo sila ng magagandang salita kasi dito tayong mga ka-OFW, hugutan tayo dito ng lakas. Ayan, hugutan tayo ng mga yung sa mga kaibigan natin, talagang doon tayo humuhugot ng kasiyahan. So iwasan nating magsalita ng nakakasakit sa loob. Ayan. So para hindi tayo maiwasan ng ating mga kaibigan. Ayan. So this coming 20, dapat maging tayo ay masaya at mabait sa ating mga kaibigan at mapagparaya at maintindihin din. Ayan, kung ikaw ay palaging namimintas sa iyong kaibigan, iwasan mo na yan. Stop. Stop na mamintas ka kasi hindi ka yayaman or hindi ka magiging makapangyarihan sa pamimintas. Yan ay isang pangit na kaugalian. Dapat ay ang magkakaibigan ay nagtutulungan, nagsusuportahan. Ayan, pero 'di ba mayroong iba yung sabi, pagkaibigan dapat sasabihin yung mga. Pero para sa akin mahirap magsabi ng yung halimbawa yung gano'n na pag may nakita kang sa kanya kapintas-pintas, sasabihin mo sa kanya directly. Para sa akin yun mali, guys. Mag-comment kayo sa baba kung gano'n din yung inyong ang inyong paniniwala. Para sa akin kasi mali yung ganun eh, yung may kapintasan yung kaibigan mo tapos sasabihin mo na ay ganito, ba't ganyan yung kilay mo, sobrang nipis, parang ako yun ah. Ayan, so siguro sa akin, para sa akin is sa wag ka, iwasan na lang para walang tampuhan, walang inisan, tsaka hindi ka iiwasan ng sino bang taong gustong nilalayuan ng mga kaibigan, di ba guys? Di ba wala naman? So iwasan na lang natin ang pagsasalita sa mga kaibigan ng mga yung mga sa madaling salita, yung kung meron silang mga kinikilos o yung mga yung sa palagay mo is kapintasan, wag mo na lang sabihin, guys. Ayan. So yan ang aking tip for 2020 para hindi ka layuan ng iyong mga kaibigan, dahil yan ang number one na ayaw ng mga kaibigan na ikaw ay mapamintas. Ayan. So sa aking video ay wala akong pinapatamaan, kung hindi ito ay isang payo lamang, mga kaibigan, mga ka-OFW. Ayan, para naman may guide kayo kung sakaling mamimintas kayo ng inyong kaibigan, maiisip nyo kaagad, ay tama si Kaami, wag na lang akong magsalita ng ganun kasi makamasaktan ko lang siya. Wag nating isipin na sila yung kaibigan ko naman to, ganito okay lang siguro sa kanya. No! Kahit best friend mo pa yan, masasaktan at masasaktan yan pag sinabihan mo ng isang bagay na hindi dapat na yung kapintasan niya sasabihin mo, hindi ka totoong kaibigan pag ganun. Huwag mong saktan ang kaibigan mo kasi 'di ba dapat ang magkaibigan talagang nag-aanuhan yan na nagpareho kayong magpapasaya sa inyong mga, hindi yung magpapasakitan sa mga salita. Ayan, iwasan na lang natin, guys, yun. Para hindi tayo layuan ng ating mga best friend. Ayan. Happy New Year again sa ating mga ka-OFW. At yan,
ang ating tips for 2020 para hindi tayo layuan ng ating mga mahal na kaibigan. Ayan. Salamat po sa panunood. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po at press the bell para ma-notified kayo sa aking bagong video. Ayan, thank you, and once again, Happy New Year!